umina na ang ulan, may ilang motoristang naglakas loob na sumuong sa mga binahang kalsada gaya ng Quezon Boulevard Underpass. Pero ang inakala nilang mababaw ng baha, malalim pa pala. Mula sa Maynila, may unang balita live si Bea Pinlac. Bea? Susan, humihinahon na nga yung lagay ng panahon dito sa Maynila. Pero ang baha sa magkabilang lane ng Quezon Boulevard Underpass, hindi pa rin humuhupa. Maraming sasakyan ang nagatras abante nang sinubok nilang tawirin ang baha sa Quezon Boulevard Underpass sa Maynila. Sa unang tingin, mukhang mababaw lang ang tubig. Pero kapag sumuong na ang kanilang mga sasakyan, wala na silang magawa kundi umatras at maghanap ng alternatibong ruta. Hindi na raw bago ang baha sa Maynila para kay Mang Dave. Pero iba raw kahapon. Ngayon lang po ako nakaano na may tubig na ganito. Titignan ma'am kung kaya tapos itutuloy ko po kaya. Meron po ipilit eh. Si Nanay Vernie halos nakasanayan ang dumaan dito araw-araw. Kaya laking gulat niya nang ito ang tumambad sa kanila kaninang madaling araw. Napaikutuloy sila at nagharap ng rutang walang baha. Ang lalim sa ano eh. Malalim sa gitna. Baka matirik pa kami dyan. Ang ilang motorista naglakas loob na isabak ang kanilang mga sasakyan sa baha. Pero dahil sa palalim na baha, napapaatras din sila kaagad. Bukod sa baha, naiwan din ang mga basurang tinangay dito kahapon. Susan, kung matatanaw nyo sa aking likuran, nagmistulang dagat na nga ng maduming tubig at basura yung baha dito sa underpass. At meron na nga dalawang bata na naglalaro dito sa at lumubog sa baha. Pero kung tutuusin, mas malala pa yung sitwasyon sa kabilang lane dahil mas mataas ang level ng tubig at mas marami yung kalat-kalat na basura. Samantala sa lagay ng panahon, panakanak ang ulan na lang yung nararanasan natin dito. Pero minsan, malakas. Minsan, mahina lang. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.